Halika kapatid, sama-sama nating saksi ang pagkilos ng mga pinuno. Ating suportahan, ating suportahan. Mga namumunong hangad ay tumulong, mapabuti ang ating masa. Mga batang gustong matutong magkaroon ng tunong, may sagot ang leader section para sa ating pagsulong ng ating bayan, para may taguyod ang pangalan. Maganda na balita mula sa malinis na larangan, hanggat merong pinuno tayo na matutuwid, huwag mabahala sa hirap, pasakit ay makakatawid. Mga pinuno ang punoy'ng matibay at mabunga, di ka iiwanan hanggang tumulong sa problema. Di pababayaan, hahawakan yakap ang bayan. Aksyon, misyon nila'y umangat ang bawat mga bayan. Leaders in action, you can relay, maaasahan. Programang mag-aangat sa mga lumulubog na bayan. Halika kapatid, sama-sama nating saksihan pagkilos ng mga pinuno at suportahan. Through positivity, no negativity, leaders lead the way, leaders show the way. Halika kapatid, sama-sama nating saksi ang pagkilos ng mga pinuno. Ating suportahan, mga pinuno'y saklolo'y darating. Walang perpektong panahon na palagi sakit ay aayon, sila ay tumutulong sa tuka upang makabangon sa hirap at ginawa. Andyan lamang sila kaya imulat ang mga mata at magkaisang madla, dahil mas magiging matatag pag tayo ay sama-sama. Kakaway ang pag-aseso, mas madali kung sama-sama. Kasama natin ang Diyos, pinuno at pamilya. Hawak kamay hanggang luha ay tumila. Because together we can stand divided, we will fall along with them. And if the health supports, fly and fall. Never die the leaders, trust them all the way. Cause leaders lead the way, leaders show the way. Halika kapatid, sama-sama ang pagkilos ng mga pinuno. Ating suportahan, ating suportahan. Kapwa nagtungo sina Sariaya Mayor Marcelo Gayeta at Pagbilao Mayor Sherry Ann Palikpik sa Regional Trial Court sa lungsod ng Lucena sa magkahiwalay na oras kahapon, araw ng Martes, May 11, 2021. Pasado alas 8 ng umaga na unang dumating si Mayor Marcelo Gayeta sa RTC upang dumalo sa pagdinig ng kaso na isinampan nito sa mga suspect na siyang pumaslang umano sa anak nito may 2 taon na ang nakalilipas.
Ayon kay Gayeta, pampitong beses na ang pagharap nilang mag-asawa sa korte sa ginagawang paglilitis ng kaso laban sa mga suspect. Sino nga ba ang makakalimot sa brutal na pagpatay sa panganay at nag-iisang anak na lalaki ni Mayor Marcelo P. Gayeta? 2 taon na ang nakalilipas ng tila isang teleserye ang ginawang pagpaslang kay Christian Gayeta at kasama nito na si Christopher Manalo. March 14, 2019, nang walang awang pinatay sa Tayabas City ang anak ni Mayor Gayeta at ang kanyang kasama. Sa naunang ipinalabas na report ng Tayabas PNP, napatay sa umano ay inkwentro ang 21 years old na si Gayeta at ang kasama nitong si Manalo na hinabol ng mga pulis matapos umanong mamaril at manakot ng isang gas attendant pagkatapos magpagasolina at hindi magbayad sa PTT gasoline station sa Barangay Baguio, Tayabas City. Subalit nagtungo sa tanggapan ng NBI sa Lucena City ang 3 pulis at idinetalye kung paano walang awang pinatay ang 2 ng mga kasamahan nilang pulis. Batay sa magkakahiwalay na testimonya ni na PO3 Christopher John Seaman, PO1 Perry Malabagyo at PO1 William Alan Recamonte, rub out at walang shootout na nangyari ng gabi yon. Alas 11 pa lamang ng gabi ay hawak na umano ng Tayabas Police ang 2 nasawi matapos na masita ng mga pulis na naka-duty sa Comelec Checkpoint sa Barangay Munting Bayan at makuha sa mga ito ang isang kalibre 45 at kalibre 22 na baril. Agad itinawag ng officer in charge sa checkpoint ang insidente sa Tayabas Police Station. Subalit pagdating ni Tayabas Police Chief, Police Superintendent Mark Joseph Ligo sa area, kasama ang 2 pulis, ay isinakay sa isang van ang 2 at dinala umano sa hindi matukoy na lugar. Muling nakita ang 2 dakong alas 3 ng madaling araw nang tawagin muli ni Ligo ang mga pulis para sa umano ay isang operasyon sa Barangay Kalumpang kung saan isinagawa na ang setup at walang labang pagpatay sa mga ito na inilabas ng van na nakapiring at nakatali ang mga kamay. Ayon pa sa 3 sumukong pulis na nakatalaga sa mobile patrol na nakabase sa Barangay Kalumpang, na biglaan ding pinatawag. Tumanggi sila nang sabihin ng hepe na sila ang magiging player sa nasabing senaryong gustong palabasin ni Ligo. Kaya pinagkukuha ang kanilang baril at siyang ginamit ng mga gunman na tinutukoy sa mga pangalang PO1 Ligaspi at PO1 Sumagpong. Sila ang mga pulis na kasamang dumating ng hepe. Isang tama sa dibdib ang tumapos sa buhay ni Manalo. Samantalang 2 magkatabing tama sa dibdib ang ikinamatay ni Gayeta. Unang tama umano ni Gayeta sa dibdib ay una ang mukhang bumagsak ito mula sa pagkakaluhod. Subalit dahil sa umuungol pa ito ay muling itinaas ang ulo nito at binaril ng isa pa sa dibdib. Maging ang sinasabing eksena ng pamamaril sa gasoline station ay mga pulis din umano ang gumawa at ginamit ang motorsiklo ng mga biktima. At ang damit ng mga ito ay isinuot din ng mga naka-helmet na pulis upang palabasin na nagkaroon ng kaguluhan. Hindi naman malaman kung ano ang motibo ni Ligo at bakit naman tong sa pagpaslang sa 2 ang insidente gayong mapayapa na ibinigay umano ng mga ito sa checkpoint ang kanilang mga baril na may PTC bagamat walang Comelec exemption to carry outside residence na ipinoproseso pa noon sa tanggapan. Mahigit sa 2 taon na ang pangyayaring ito, subalit magpahanggang sa kasalukuyan ay dinidinig pa din ang kaso sa Regional Trial Court laban sa mga pulis na nag-orchestrate ng walang katarungang pagpatay sa anak ng mayor ng Sariaya, Quezon. Ayon pa sa panayam ng MR Digital Media kay Mayor Marcelo Gayeta, sinabi ng alkalde na sila ay patuloy na umaasa at naniniwala na hindi magtatagal ay makakamit din nila ang hustisya sa masaklap na nangyari sa kanilang minamahal na anak dahil na din sa mga testigo na nagsalaysay ng tunay na pangyayari at nakakita sa krimen.
Nagpasalamat din siya sa mga taong patuloy na tumutulong at sumusuporta upang makamtan ang katarungan sa pagkamatay na Christian at Christopher. Samantala, pasado alas 4 ng hapon, nagtungo din naman sa RTC ang mag-asawang sina Pagbilao Municipal Administrator Ian Paliktik at Mayor Sherry Ann Fortes Paliktik, kabilang ang dalawa pa niyang kapatid at ang abogado ng mga ito na si Attorney Emil Carlo Hoven, upang magsampa ng kasong murder laban sa 8 itinuturong sospek umano sa pagkakabaril sa kanyang ama na naging sanhi ng pagkamatay nito. Matatanda ang November 24, 2020 ng pagbabarilin sa harap ng kanyang gusali ang dating mayor ng Pagbilao Quezon na si Romeo Romar Fortes, asawa ng dating mayor Venus Fortes at ama ng kasalukuyang mayor ng Pagbilao Quezon, Sherry Ann Fortes Paliktik. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagbaril ng di nakikilalang gunman sa dating mayor at ang agad na pagbagsak nito sa sahig. Pagkatapos itong maisugod sa hospital sa Lucena City, ay agad din itong dinala sa paggamutan sa Maynila at di naglaon ay namatay din ito dulot ng critical na tama na kanyang tinamo sa nasabing pamamaril. Dahil sa pangyayari, naglaan ng 500,000 na pabuya ang kanyang mga kaanak sa sinumang makapagtuturo sa mga salarin. Nangako din ang provincial government sa pamumuno ni Governor Danny Suarez na dadagdagan ng another 500,000 ang pabuya, subalit ayon sa alkalde ay wala pa ding naiipaabot ang pamahalang probinsya magpasa hanggang ngayon. Noong pong November 28 po yata or 29, naglabas po ako ng isang pahayag na kung sino mang makapagtuturo ng utak at nagsagawa ng kasong pagpatay sa aming ama ay makatatanggap ng reward na 500,000 pesos. Di ba nadagdagan yun ang provincial government? Sa ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na anumang official na pahayag. Pero may pangako ang... May pangako po sila na dadagdagan nila ng 500,000. Ayon kay Mayor Paliktik, ang pagsasampa nila ng kaso laban sa 8 suspect ay base sa ulat at mga ebidensya na nakalap ng Special Investigation Group at ng lokal na kapulisan ukol sa nabanggit na krimen. Inihayag din niya na mayroon silang isang star witness na makapagpapalakas sa kasong isinampa nila laban sa 8 suspect. Sa ngayon, aniya ay limitado pa ang kanilang mga pahayag ukol sa kaso, bagaman at ipinasilip na sa mga mamamahayag ang mga pangalan ng mga sinampahan ng kaso. Nakiusap naman ang butihing mayor at ang abogado nito na kung maaari ay iwasan muna ang pagdi-disclose ng mga personalidad ayon na din sa pag-iingat sa Privacy Act ng mga pangalan na nakalahad sa unang pahina ng affidavit na isinabmit sa piskalya ng magkakapatid. Humingi naman ng panalangin si Mayor Paliktik sa pagkakataong ito, lalo't higit sa mga mamamayan na sanaan niya ay ang mga ganitong gawain ay hindi na maulit pa dahil mahirap mawalan ng mahal sa buhay, lalo na sa ganitong paraan. Ako po si Jenny Gliponea para sa MR Specials.